Hello mga friends! Nandito nga pala tayo ngayon sa Pandan Elementary School para lang ng ating mga anak. At syempre nandito nga pala tayo para i-assess ang ating bunso na papasok na ngayon bilang grade 1. At ngayong araw nga in-schedule siya para siya ay ma-assess kung marunong na siyang magbasa. So tingnan natin! At nandito nga pala kami, tumatambay muna dito habang hinihintay pa namin si ma'am. At eto na nga, nandito na at pumunta na kami sa kanyang kwarto. At hala, ayan, nautusan pa ako. Magpintura muna daw ako habang siya ay nagpapabasa sa aking anak. Siyempre, masunuri naman ako. Kaya ayan, eto na nga, uumpisahan na natin mag pintura. For the first time, nakapagbrigada tayo ng di oras. Hindi ako dito prepare. Sumaglit nga ako kasi medyo na-enjoy ko naman magpintura. O, eto na, simulan na natin. Pinasok ko na nga pala ang aking cellphone na makita nyo naman ang pruweba na ako'y nagbrigada din. Hindi lang ako ang nagpapabrigada, ha? O, ayan. Sige, naghanap pa ako niya ng upuan. Masakit kaya sa puwet at balakang ang magpintura. Kita nyo naman, kinarir ko na ang pagpipintura dito kay ma'am. Ay hala, sige, simulan na natin. Ayan, gumanda na ang aking pwesto. At ayun na nga, habang abala silang dalawa, nagpapabasa sa aking anak. Siyempre ako naman ay nagtatrabaho dito. Ayan, focus na focus nga ako sa aking ginagawang pagpipintura. O, diba? For the first time, nakapagpintura din. At nakapagbrigada dito sa aking anak. Nagkataon nga pala ako ang sumama dito sa aking bunso. Paano ba naman? Wala naman akong magawa. Kaya ayan, sinamahan ko na. At ang akala ko ay magbabasa nga lang ang aking anak. Ay, hindi ko na maakalain. May kasama palang pagpipintura. Sayang naman, di ko sinama ang aking partner, para siya na ang nagpintura dito. At ayun na nga, akala ko ito lang ang pipinturahan natin. Teka, wait lang, there's more. Yun nga na, dahil sa bilis kong gumawa ng pagpipinturang ito, na-enjoy at talaga namang na-enjoy ko rin naman itong ginagawa ko. Ay hala, dinuloy-tuloy ko na matapos ang pagpipintura dito sa labas ng room. At hindi ko rin naman sure kung siya ang magiging teacher na ating anak. Pero sige na, gawin na natin to. At nang matapos na, ang panahon nga pala dyan ay medyo dumidilim-dilim. Kinabahan pa ako kasi bigla akong mukulog. Akala ko may kasamang kidlat. Buti naman ay wala. At yung ulan ay nagparamdam lang ng konti. Kaya tinuloy-tuloy ko pa rin ang pagpipintura. Binilis-bilisan ko nga lang pala ang pagpipintura para maparami ang gawa natin. Ay buti na lang at hindi kainitan ng araw. Kita nyo naman, hapon na kami pumunta dito. Kung nagkataon, napakainit sa lugar na to. O ayan ha, papakita ko lang sa iyo. Inayos ko lang ang pwesto ng aking cellphone. So ayan, ang ebidensya, natapos ko na. Halos matatapos ko na nga pala, nagpalit lang ako ng ibang pwesto. At ayan na, sobrang ini-enjoy ko talaga ang pagpipintura. O ayan, kita nyo naman, may achievement na naman tayo ngayon mga Mars, ngayong araw na ito. Nakakatuwa naman, imbis na sa room ko ako nagpipintura, nandito ako sa ibang room na nag-aayos ng kanilang classroom. Masiyahan ko na rin makatulong. Siyempre, hindi ako makakaalma. Isa na rin akong parent. So, ayan na nga. Ginanda-gandahan ko na ang pagpipintura. Sa akin, maganda na yan. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo dyan. Basta ako magpipintura lang dito. Medyo pagod na nga ako noong time na yan. Kaya medyo bumagal-bagal na ang aking pagpipintura. Sa tingin ko, matatapos ko naman ito. At caring-care ko naman ang pagpipintura. Ala, enjoy kaya ako dito sa pagpipinturang ito.
Naisip ko lang yung kulay ng pinturang ito. Naisip ko yung aking pintuan sa kwarto. Ganito dapat ang kulay, di ba? Nagkapalit kami ng kulay ni ma'am. Naisip ko nga humingi ng pintura sa kanya. Kaya lang, wag na lang. Next time na lang siguro. Galing-galingan ko na lang pagpipintura ng matuwa-tuwa naman sa akin si ma'am. Anyway, ayan na nga, habang naririnig ko ang nagpapabasa siya sa aking anak, ay natutuwa na rin ako at kahit papano ay nakakabasa ang aking Jemea. Yan ay dahil sa sipag ng pagtuturo ng kanilang kapatid. Tatlong kapatid na babae at ayan na nga si Ate Francine, si Ate Florence at si Ate Joyrin. At talaga naman nagbunga ang kanilang pagsisikap na mapabasa ang kanilang kapatid. At eto na ang aming resulta. O ha, bongga, natapos ko din ang pagpipintura. Medyo hiningal pa nga ako dyan. O ayan, kamusta na aking anak sa kanyang pagbabasa. Tingnan, sinilip ko. Hindi ka na ako nakatiis. Na hindi sila videohan habang sila siya ay pinapabasa. Nag-ayos-ayos pa nga si ma'am. At syempre, nahiya siya kasi binibidyohan ko siya. Hello nga pala ma'am, salamat nga pala sa iyong pag-intindi sa aking anak. Nag-iisa nga lang pala siya dyan kasi late pala kami, hindi ko alam. Anyway, it's never too late. Anyway, malapit na ang pasukan sa 29 na yan at kami ay nawala sa lista. Kaya humabol lang ang aking anak. At ayan, syempre para bumawi ako. Eh, talagang tinodo-todo ko na ang pagbrigada. Sana naman ay nasiyahan si ma'am sa aking nagawa. At ayan, salamat uli ma'am sa iyo. At dyan na nga kami. Binidyohan ko, pumusing muna ako dito. At inabangan ko talaga siya habang pinapabasa. Kaya pansamantala, tinigilan ko muna ang pagpipintura. At talaga naman, syempre, proud na proud ako kapag nakakabasa siya. Meron din naman siyang nakakalimutang mga letra. Pero anyway, palagay ko ay kunting practice na lang. Makakabasa na rin siya. Aba naman, dapat lang. Jollibee, ba naman ang katapat niyan? Siya nga pala, sabi ko nga pala dito sa aking anak, kapag nakabasa siya, kami ay pupunta sa gustong-gusto niya. Kaya ayan, syempre, eto na, malapit na matapos. At dahil sa gutom niya, ayan, napakain talaga siya ng todong-todo. Na-enjoy niya talaga. Bago ang isip niya, ayaw na doon niya muna kay Jollibee. Gusto daw muna niya yung pansit na kinain niya dati pa. At ayan na ang naisip ko. Alam ko, ito ang gustong-gusto niya. Kita mo naman, hindi niya na natiis. Ang gutom niya, kababasa. Enjoy anak! Sana ay lalo ka pang magsipag sa pagbabasa. So sige, kain ka lang dyan. At habang ikaw pinapanood ko, ako'y nagugutom na. Ay ano pa nga ba, sinalusaluhan ko na lang din siya dyan. Ayaw niyang kainin dyan. So yung hindi niya mauubos dyan, anong mangyayari? Ay di syempre, ako na ang tatapos niyan.